Hello guys, so for this video, tatalakayan natin yung blinking pawn, or this is the pawn, so blinking yung pawn natin. Pag blinking yung pawn, dapat naka-steady kasi yan. Tapos, kung hindi naman naka-red yung LOS, ano yan, may problema. So, pag steady nitong pawn, yung normal operation kasi ng modem is pag naka-steady yung pawn, mag-iilaw na yung internet. Okay? Tapos itong dalawa kung naka 2.4 tsaka 5 GHz na Wi-Fi. So yun lang. Dapat ito blinking pawn kasi yung account ko is deactivated. Kaya nagiging blinking yung pawn. So, ibig sabihin, hindi na authenticated yung modem ko sa system. Kasi, na-end na yung contract ko, pinaputol ko na terminate permanently. Kasi, ano na siya, medyo mahal. 1,699 yung plan. Tapos, naka 24 months na ako. So, 2 years yun. Kaya, pinaputol ko na. So, tumawag ako kanina. Once na ito, nag-request ako sa Facebook Messenger na permanent termination. Okay? So, after that, tumawag, nag-confirm na sila na yung account is inactive. Pati rin yung sa Globe One na status, naging inactive na rin. So, yun. After that, nag-blink na yung pawn ko. Ibig sabihin, hindi na provision itong modem sa system. So, yan yung isang reason na nag-blinking yung pawn. So, aside nyan is hindi talaga authenticated yung modem ko kasi naka-disable na siya. So, hindi ko na ito magagamit yung modem for the Globe system. Unless, magpa-reconnect ako, i-reactivate yan. Okay, sa mga nagpa-install naman, tapos hindi pa activated yung modem nila or hindi pa na-provision sa system, isa tong blinking pawn rin. Kaya, ganun lang yung explanation ng blinking pawn. Okay? Ibig sabihin, yung modem mo is hindi authenticated sa system. Regardless, kasi ito naka-IPOE, so MAC address yung nag-authenticate sa modem ko. So, yun nga, hindi naka-provision yung modem ko. Instead, anong pwedeng gawin is i-follow up. Kung bago kang install, i-follow up mo lang sa agent na ma-provision agad yung modem mo para ma-activate. Once ma-provision ng system, anong mangyayari? Itong pawn, steady na yan. Tapos, itong internet, pag meron ka ng session sa BNG, Border Network Gateway, yan, meron ka ng internet connectivity. Tapos, pwede ka na mag-connect sa Wi-Fi. Pero in terms sa system ko ngayon, ganito lang, blinking lang yung pawn, wala talaga. Ano lang siya? Kailangan ma-reactivate yung modem, ma-enroll sa system. Kaya yun yung tinatawag na provision. Okay? So yun yung kadalasan na tanong dito sa channel. Kung meron kayong natutunan pa, okay na lang. See ya!